And here's the ingredients, guys. So meron tayo dito ng tokwa, mayonnaise para sa ating sauce, puting sibuyas na slice din ako, and sealing green, guys. Also, gagamit din tayo ng butter pang gisa natin, and calamansi juice. And of course, gagamit din ako ng Knorr liquid seasoning in chili flavor. And also, mag-a-add din tayo ng pepper. And ayan, nagpainit ako ng mantika. So, i-deep fry natin itong tokwa. And then, after niyang maluto, hanguin lang natin to, guys. And isa lang natin yung ating second batch. Kasi hindi siya nag-gasya sa isang salangan lang. So, ayan. And ito na ang ating naluto na tokwa. So, mag-start naman tayo gumawa ng kanyang sauce. So, sa paggawa, guys, na ating sisig base, and meron ako ditong mayonnaise, sinaluan ko ng Knorr liquid seasoning. And yan, tansya-tansya lang ang paglagay ng ating Knorr liquid seasoning, guys. And after nating mahalo ng mabuti, naglagay lang ako ng pamintang powder. Next is, add the calamansi juice and halu-haluin natin ng mabuti, guys. Ayan, guys, mag-gisa na tayo at gagamit ako ng butter. Yan, medium heat lang, guys, para hindi agad masunog yung butter. And ayan, nag-add ako ng white onion. And also, in-add ko na rin yung ating green chili. Then, kapag lumambot na yung ating onion and yung green chili, nag-add na rin natin ang ating mayonnaise mixture. Yan, guys. Halu-haluin lang natin ng maayos. And, add na rin natin ang ating fried tokwa. And ayan, guys, meron na tayong tokwang sisig. So, easy recipe lang to, guys. Try nyo na rin sa bahay. Masarap siyang pang ulam at syempre pang pulutan, guys. So, yan. Happy eating!